Okay, so ang topic ngayon, system of linear equations elimination method. So isa lang to sa maraming method ng system of linear equation. Merong Gauss-Jordan, merong substitution. So ang tawag dito elimination method kasi nag-i-eliminate ang letter. So ayan ang given, a minus b plus 2c equals 8, a plus 2b minus c equals 2, 4a minus b minus c equals negative 4. So ang kailangan natin mahanap, value ng a, b at c. So, tuturo ko sa inyo yung pinakamabilis na way mag-solve ng ganito. So, ganito siya kadali. Mamimili kayo ng letter. A, B, o C. And pipiliin nyo, preferably, yung maliliit yung coefficient. So, tingnan nyo to. 1, 1, 4. Ito, negative 1, 2, negative 1. Ito, 2, negative 1, negative 1. So, mamili kayo, A, B, o C. Ang pipiliin ko sa example na to, letter A. Pero kahit anong piliin nyo, parehas lang din ang sagot na makukuha natin. So, piliin ko A. Okay? Tingnan nyo lahat ng A sa equation 1 to 3. 1, 1, 4. So, kapag may parehas, ayun muna yung ipag-combine nyo. So, dahil ang equation 1, 1 ng coefficient ni A, ang equation 2, 1 din yung coefficient, pagkukombine natin ang equation 1 and then equation 2. Gagawin nyo lang to kapag may parehas ha. So, kunin natin sa equation 1, a minus b plus 2c equals 8, and then sa equation 2, a plus 2b minus c equals 2. Okay? So, tingnan nyo, a and then a. Para yan mabura, kailangan magkaiba sila ng sign. Para silang positive eh, para magiging iba yung sign nito. E di ima-minus natin. Okay? Dahil kapag may minus yan, itatimes nyo yan as a whole sa negative. Which means, itong positive A may iging negative A. E so, itong positive 2B may iging negative 2B. Itong negative C may iging positive C. And then, itong positive 2 may iging negative 2. So, dahil na distribute nga na itong negative sign, buburay na natin yan pati yung parenthesis. And then, combine. Okay? A minus A, burado yan. Negative B minus 2B, negative 3B. 2C plus C, 3C. And then equals 8 minus 2, 6. Okay. So, let's call this equation number 1, 2, 3. Ito, equation number 4. Okay. Pero bago natin siya tawagin equation number 4, we can actually factor out. So, 3, 3, 6. Pwede tayo mag-divide ng 3. Both side. Diba? Para lang may 8. So, pare-pares kasi silang ng multiple. So, negative 3B, cancel yung 3. May negative B na lang. 3C, cancel yung 3. May plus C na lang. Itong 6 divide 3, 2. So, ibig sabihin, negative B plus C ang ating equation number 4. Gets? So, lalagay ko siya dito. Equation 4, negative b plus c equals 2. Yun. So, meron na. Buburahin ko na to para may lugar tayo sa computation. So, ano yung pinili ko letter? Letter A. Okay? Tapos, pinag-combine natin sa equation 1 and then sa equation 2 kasi nga, pareha sila ng coefficient. Ayun yung unahin nyo. Now, ang susunod, i-combine nyo naman yung pangatlo, yung hindi nyo pinag-combine. Kasi 1 and 2 pinag-combine natin eh. E di naiwan si 3. So, kunin nyo si 3, equation number 3. Okay? And then, mamili lang kayo sa dalawa, sa 1 and 2. So, 2. Gusto ko 2. E di A plus 2B minus C equals 2. Okay? So, kinuha sa equation 3 kasi hindi siya yung hindi kasama kanina. 1 into yung ginawa natin kanina eh. Okay? So, 3. Tapos ipapartner mo siya sa kahit nandiyan sa dalawa. So, pinili ko 2. So, equation 3 and then equation 2. Okay. So, ano yung pinili ko letter? Letter A. Yung gusto kong burahin. Tingnan nyo. 4A and then A. Para siya mabura, kailangan, ito yung rule. Pareha sila ng coefficient, yung number na nasa unahan, and then magkaiba sila ng sign. So, 4A, A, hindi sila parehas ng coefficient. Ito 4, ito 1. Tapos, ito positive, ito positive. So, paano natin magiging makukuha yung requirement? So, ganito kasimple.
i-multiply niya yung ilalim sa negative 4. Bakit negative 4? Pag minultiply mo tong a sa negative 4, magiging negative 4a. At kapag naging negative 4a, match siya dun sa requirement. Bakit? Magiging pareha sila ng coefficient, magiging pareha silang 4, at the same time, magiging negative siya. So, magiging magkaiba sila ng sign. Gets? So, negative 4 times a, bubunin ko na ito parenthesis, magiging negative 4a. Okay? Negative 4 times positive 2b, magiging negative 8. Dami yan lahat, ta, hindi lang si a. Okay, next. Negative 4 times negative c, magiging positive 4c. And then last, negative 4 times 2, negative 8. And dahil na times nyo na yung negative 4, buburin na natin siya, pati yung parenthesis. So yun na, combine. 4 minus 4a, 4a minus 4a, 0, cancel na yun. Then, negative 8 minus b, negative 9b. Negative c plus 4c, 3c. And then, negative 4 minus negative 8, negative 4 minus 8, negative 12. So, bago natin yan bilugan, we can divide. Kasi pare-pare sila, 9, 3, 12. So, we can divide by 3. So, negative 9b divide 3, negative 3b na lang. Okay? And then, 3c divide 3, c na lang. Kasi cancel na yan. Equals, negative 12 divide 3, negative 4. Okay, so yun na. This will be our equation number 5. So, list ako siya dito. Equation number 5. Negative 3b plus c equals negative 4. Negative 4. Yan. So, tip ko, lahat ng equation nyo dapat malinis, magkakasama. So, ganito ako mag-solve ng ganito. Yung equation ko nandiyan lahat sa taas. Tapos dito ako nag-solve sa baba. Tapos ang ABC ko nandito sa gilid. Para hindi ako nalilito, hindi kayo naghahanap. Okay? Kasi alam nyo kung nasaan sila. So, meron tayong 4 and 5. Yun lang yung kailangan nyo. Bakit? Kasi dahil dun, tignan nyo yung 4 and 5. Parehas silang may B, parehas silang may C. Okay? Dahil dun, we can actually combine yung dalawang yan. At kapag pinag-combine natin, may mabubura tayong isang letter. At dahil dalawang letter lang sila, mahanap natin yung value ng isang letter. Ano ibig sabihin nun? Kunin natin yan. Negative B plus C equals 2. And then, negative 3B plus C equals negative 4. Yan. So, game. Anong gusto nyong burahin? Si B o kaya si C? So, ang piliin nyo yung maliit na yung coefficient. Yung magkaparehas na. Para hindi na kayo magta-times. So, si C na. Kasi parehas silang 1 yung coefficient. Yung nasa unahan. Okay? Kaso, ang problema lang, ang issue, parehas silang positive. E di mga kailangan parehas negative. Magkaibang sign. So, etong ilalim, kailangan i-times natin sa negative. Para maging negative si to, para mabura siya. So, times natin. Negative times negative 3b, magiging positive 3b. At itong positive c, pag tinimes na sa negative, magiging negative c. And then, itong negative 4, pag tinimes doon, magiging positive 4. So, dahil na times na natin, buburin natin yung negative, then yung parenthesis. Buburin ko natin rin itong positive, ba? Kasi baka nakakalito. So, dahil nagawa na yun, combine na. Negative b plus 3b, anong sagot? E di, 2b. Positive c minus c, burado na yun. And then equals, 2 plus 4, e di, 6. And then yun yung hinahanap nyo. Okay? Divide both side by 2, divide both side by 2. Bura. 6 divide 2 is 3. Which means, our b is equal to 3. Yun, dahil nahanap nyo na yung isang letter, lista nyo yan sa gilid para malinis. Tapos, bubarin ko na to. Okay, yun yung reason bakit ang bilis nito ng system elimination method. Mamili lang kayo ng isang letter, wag na kayong basta-basta mag-combine. Mamili lang kayo dyan sa ABC. Tapos, yun at ayun lang yung buburahin nyo. Okay, so nakuha tong equation 4, pinag-combine ko yung 1 at 2.
Nakuha tong equation 5, pinag-combine ko yung 3 at 2. At after nun, pinag-combine ko sila, nabura ko yung isang letter, nahanap ko si B. Ngayon, ito na. Dahil alam ko na value ni B, papalit ko siya, mamimili ako sa dalawang to. Ang pipiliin ko, preferably, yung maliit na. So ito, negative B plus C equals 2. Okay? Then, dahil alam ko na value ni B, which is 3, kakukuha lang natin, papalitan ko na dito. Negative 3. And then, transpose dun sa gilid, magiging C is equal to 2 plus 3. And then, 2 plus 3 is equal to 5. So, nahanap natin si C, which is 5. So, dito. Di ba? Ang dali. Okay. Edi, nakuha natin si C. Burahin ko na to. Para natin mahanap si A. Si A na lang missing eh. So, mahanap natin si A. Balik kayo sa equation 1, 2, 3. Hanap kayo na may equation na A. Edi, lahat sila. So, mamimili lang kayo ng maliit na. Para hindi na kayo nahihirapan. So, ang maliit na A ay sa equation 1 and then sa equation 2. So, kahit ano dyan sa dalawang yan. So, sige, equation 1. So, kunin nyo. A minus B plus 2C equals 8. Ngayon, alam na natin value ni B at si C. 3 and 5. So, ipapalit natin yan dito. So, si B ay 3. So, magiging A minus 3. And then, C plus 2. C is equal to 5. So, times 5 equals 8. Okay? So, A minus 3, 2 times 5 is 10, equals 8. Negative 3 plus 10 is 7. So, magiging A minus 7 equals 8. Okay? Wait, tama ba ako? Positive 7 pala, sorry. And then, si positive 7, transpose dito sa kabila, magiging A equals 8 minus 7. And then, 8 minus 7 is equal to 1. Ayun, nahanap na natin si A na ilalagay natin dito. Ayun na. So, tapos na. Buburin ko na to. And then, nahanap na natin sa ABC. Meaning, tapos na. Yun na yun. Okay? So, baka mamaya ipacheck sa inyo kung tama. So, tuturo ko lang sa inyo yung checking para maganda. So, dahil nahanap na natin si A, B at C, ganito mag-check. Ito yung given natin, di ba? Equation 1, 2, 3. Hindi to kasama ang dalawang to. Yun yung nabuo natin eh. So, ito yung given nyo. Okay? Ipalit nyo yung value ni ABC dyan sa mga yan. At kailangan equal sila lahat. Kapag ka equal sila sa equation 1 and then equation 2, pero sa equation 3, hindi. May mali kayo. Okay, so try natin. A is equal to 1. So, lahat ng A borin natin, gawin natin 1. Ito, magiging 1. So, 4 times 1, 4 na. So, hindi ko nasusulat. 4 na lang. Next, B is equal to 3. So, itong negative B, magiging negative 3. Itong 2B, magiging 2 times 3. 2 times 3 mean is 6. And then, negative B, magiging negative 3. Kasi nga, B is equal to 3. Then, last, 6 to, baka isipin nyo. C is equal to 5. So, itong 2C ay magiging 2 times 5, which is 10. Negative C magiging negative 5. Ito, negative C magiging negative 5. So, yan na. Solve nyo. At kapag nag-equal dito sa mga to, ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, 1 minus 3 is negative 2. And then, negative 2 plus 10 is positive 8. Binubura ko na lang ah. Checking lang naman to. Oh, tama tayo doon sa unahan. Next. 1 plus 6, 7. 7 minus 5, 2. Ibig sabihin, tama rin tayo sa pangalawa. So, kailangan magtama yung pangatlo. Pag mali yung pangatlo, mali tayo. 4 minus 3 is 1. 1 minus 5, negative 4. So, tama rin. Which means, our answer is correct. A equals 1, B equals 3, C equals 5. So, yun. Ganun lang kadali ang elimination method. So, kapag may given kayong ganyan, equation 1, 2, 3, ganun, mamili lang kayo kung A, B, C. Pag nakapiling na kayo ng isang letter, kahit ano eh, kahit anong piliin nyo, yun at yun lang yung i-eliminate nyo. Actually, dalawa lang. Dalawang beses lang.
mahanap nyo lang sa equation 4 and then sa equation 5. Pag nahanap nyo na, pwede nyo siya lang ipag-combine. Automatically, may mahanap na kayo isang letter, which is B. Sa case ko, B. Okay? And then si B, i-substitute nyo dito. Mahanap nyo rin yung pangalawang letter. Sa case ko, si C. And then, meron na kayong dalawang letter, balik kayo doon sa given nyo, ipalit nyo. Makukuha nyo yung last letter, which is sa case ko, A. So, yun, ganun lang kasimple. So, sa susunod na video, Gauss-Jordan, and then substitution. And then, more examples. So, yun lang, salamat.